Magandang araw po sa inyong lahat and welcome to Apet TV. Ito na naman tayo, pag-uusapan na naman natin itong isang walang kakwenta-kwentang sumbong na pinatulan na naman ni Mr. Raffy Tulfo sa kanyang programang Wanted sa Radyo tungkol sa isang babaeng nagngangalang Leng na inirereklamo ang isang YouTube vlogger dahil sinira daw ang kanyang puri, binastos ang kanyang pagkatao matapos niyang suotin ang isang clothing line. Mabilis lang, sapagkat marami nang lumabas tungkol dito. Ang issue lang po dito, may isang babae, si Leng, sinuot niya yung t-shirt na ang nakalagay ay Kain Pepe. So, para sa akin, the fact na sinuot mo yung ganong klaseng t-shirt, ganong kababoy na t-shirt, you're allowing everyone para bastusin ka. Sapagkat ikaw mismo, binabastos mo yung sarili mo. So, ganon po kababo ang pagkatao ng babae na ito. Matapos na i-degrade yung kanyang sarili, matapos na ilagay sa hanay ng kahihiyan ang mga kababaihan, eh magre-reklamo kay Raffy Tulfo matapos na may pumuna sa kanya. Tungkol naman kay Makagago, matagal na hong trip nito na manira ng tao. Kilalang kilala natin ang kanyang vlog sa pandidis sa mga sikat na vlogger, sa mga sikat na personalidad, para lang makahakot ng views, para lang kumita sa YouTube. So, ito ho ay ginagamit niya ho talaga yung kasikatan ng iba para sumikat din siya. So, manggagamit ang labas nitong makagago na ito. At matagal na ho walang kwenta ang laman nung kanyang YouTube vlog, pero parami pa rin ang parami ang kanyang mga subscribers. So, hindi ko alam sa ating mga kababayan kung bakit tinatangkilik natin ng ganitong klase ng entertainment, ganitong klase ng mga content sa YouTube. Pero ang pinaka-concern ko ho dito, kaya ho ako gumawa ng video, ay gusto ko na namang tanungin si Mr. Raffy Tulfo. Bakit ho, Mr. Tulfo, pinatulan nyo na naman itong walang kakwenta-kwentang sumbong ng dalawang nito babaeng ito tungkol sa isang siraulo din naman, ano? Isang babae na willing bastusin ang kanyang sarili para lang kumita ng pera, at isang tao na sinisiraan ang lahat ng personalidad sa Pilipinas at sa buong mundo para lang makahakot ng views. So, dalawang kulang sa pansin itong pinatulan po ninyo, pero kayo na rin mismo ang nagsasabi na ang dami-dami, daan-daan, libo-libong mga tao ang nakapila sa labas na merong mas matinding pangangailangan, na merong mas malalaking problema. Sana ho mag-focus kayo doon na yung mga tao sa labas ng studio ninyo na dumayo pa, gumastos ng pamasahe, natutulog na sa labas para lang maisalang ho dyan. Sana ho piliin ninyo yung mga isasalang ninyo sa ere, yung mga pakikinggan ninyong kaso. Huwag ho natin patulan itong mga walang kwentang sumbong na kamukha nito, sapagkat wala ho itong maitutulong sa buhay ng mga Pilipino, walang aral na maiiwan sa ating mga kababayan. Hindi ko alam kung bakit pinatulan ninyo ito. So, isa lang naglalaro sa isip ko. Kaya ho, siguro ninyo pinatulan itong issue na ito dahil alam po ninyo na sikat si Makagago, may mga followers din naman si Leng, at maaari na ito ay maging dahilan para ang inyong YouTube channel ay lalong lumaki, lalong mapag-usapan, at hindi nga ho kayo nagkamali, nagtagumpay kayo, sapagkat ito ay number one trending ngayon sa buong mundo at sa buong Pilipinas. So, pinag-uusapan talaga. Kaya lang, ako ho ay nagtataka, ako ho ay nalulungkot, Mr. Tulfo, sapagkat yung ganito ba namang mga walang kakwenta-kwentang bagay, eh kailangan nating dalin sa ere, kailangan nating pagbuhusan ng oras. Bakit hindi na lang yung mga kababayan natin na nahihirapan sa labas? Bakit hindi na lang yung mga mas kaawa-awa ang problema, mas mabibigat ang kaso? Hindi ho itong siraan lang na wala namang kwenta, nagre-reklamo yung naninira, eh siya mismo sinisira niya yung sarili niya. At yung nire-reklamo, matagal na hong siraulo niyan. So, Mr. Tulfo, I am calling your attention and I am asking, bakit ho nakakalusot sa mga researchers ninyo o sa inyo mismo, bakit ho ninyo inaalaw na ganito kababaw na sumbong i-ere ng inyong programa? Siguro ho, wala akong maisip na ibang dahilan kung hindi gusto nyo lang din ng views, gusto nyo ng ratings, at maaaring YouTube income galing dito sa dalawang ito. So, kung ako man ho ay nagkakamali ng aking opinion, kung ako man ho ay mali sa aking pananaw, I am willing kung i-correct nyo po ako, ano? Pero sa aking tingin, mas marami ang nangangailangan sa labas ng inyong studio. Mas maraming Pilipinong sumisigaw ng hustisya kesa dito sa dalawang walang kwentang tao na si Leng at si Makagago na pinatulan na naman ng inyong programa. Yun lang po ang nais ko sabihin sa inyo lahat. Maraming salamat sa patuloy na tumatangkilik ng Apet TV. Magandang umaga. God bless you.